Hello, good day mga boss. Kaya ulit ng DIY Creeps. So, dumating na yung sa order natin. Yan. So, ito na naman yung panibago natin kakabit dun sa NMAX natin. Radiator cover. So, actually nung una, no, okay naman ako dun sa radiator cover no NMAX. Kaso nga lang, every time kasi nagpe-Facebook ka, nakakakita ka ng ibang setup, bigla mo silang ma-appreciate na, uy, okay pala yun, maganda pala yun. Yan. So, bumili ako ngayon ng radiator cover kasi nagandaan ako sa kanya. Stainless siya, no? So, iba-iba kasi yung cover ng radiator ng NMAX, no? Kagaya na ito, stainless. Meron naman yung mga parang fiberglass. So, preference nyo na yun, no? Sa akin kasi parang mas na-okayan ako sa stainless. Yan. So, ito, okay naman siya. Kaso nga lang, parang natutupi siya kahit na makapal yung materials niya. Parang kaya siyang maluktutin. Nung dumating to sa akin, parang medyo merong yupi. So, ako na lang nag-straighten. No? Yan. Pero ito, sa pagkakaalam ko, pang version 1 na NMAX to. Pero nagandaan kasi talaga ako sa kanya. So, gagawin ko na lang siguro ng paraan kung hindi man talaga magpipit doon sa NMAX version 2. Kasi doon sa mga comment na nabasa ko, hindi daw sakto yung tornilyuhan para doon sa NMAX version 2. Pero meron naman mga nagpo-post kinabit to sa NMAX version 2. So, tingin ko possible naman na ikabit natin to. So, ayun, no, papalitan ko na yung radiator cover nung NMAX version to ko. Ayoko lang dito, syempre, wala pang setup to. Yung radiator cover ko kasi, meron ng underglow setup lights yun, no. Umiilaw yun pagkagabi. Ito kasi wala. So, sisetupan ko pa to kung sakali. Pero, syempre, itetesting muna natin kung kasha ba to dun sa NMAX version 2. So, punta na tayo ngayon dun sa NMAX version 2. Di ba, ito yung radiator cover nung NMAX version 2 natin. Tatlong tornilyo lang yan. Sa dalawa. Tapos to, tatlo. So, ayun yung kailangan tanggalin para matanggal na tong radiator cover. So, socket type naman yung underglow na kinabit ko dito, no? Ito yung pinaka-underglow ko. Yan. Socket type naman yan, so pwede ko siyang tanggalin. Ngayon, sukot na natin tong rad cover. So, kailangan lang ng spacer dito, no? Kasi masyadong malayo. So, lalagyan na lang natin ng spacer yan. Tapos, sisetupan ko na lang ng underglow lights yan. So, yun dito rin kasi okay naman, yun. So, dito, lalagyan natin ng spacer. Yan. So, ayusin ko muna, no? Gawin ko muna ng paraan yung spacer. Para hindi ganun kahaba yung video natin. Di bali, nagawa na natin ang paraan. Nagawa na lang tayo ng spacer, no? From stainless tube, kinat ko lang. Yan, dito natin lalagay. Yan, isa dito, tsaka yung tornilyo dito, kailangan din ng spacer. Ito kasi hindi na, sakto na siya dyan. So, sukat muna natin to, no, kung okay na. So, unahin muna natin yung dito sa sulok kasi medyo masikip yung space dito. At least pagka ito nakabit na natin, ito na lang yung i-adjust-adjust natin. Ayan, no? Sumikip na. So, yun dito naman. Yun, no? So, okay na siya. Maganda na yung fitting. So, ang problema na lang dito, yung underglow. Nawala na ako ng underglow. So, baka i-wiring ko to mamaya. Tapos pakita ko sa inyo yung itsura niya pagka may underglow na mamaya.
Yan, di bali nalagyan ko na ng underglow itong radiator cover. Yan, di bali plug and play lang din yan. So, dun pala sa mga nagtatanong, no, kung ano yung ginagamit ko sa underglow. Ganitong LED yung ginagamit ko sa underglow. Originally, ito yung pinabit ko dito sa radiator cover ko. Kaso nga lang, ang pangit kasi dito, manipis kasi itong side nung radiator cover. Oh. Tingnan nyo. Pagka nilagay ko ng papaganito, yan. Yan, oh. Nakausle. So, nagpalit ako. Ang ipinalit ko, yung ganitong LED. Yan, LED strip yung nilagay ko ngayon. Para at least hindi siya maangat. Originally kasi, ito yung kinabit ko. Yan o, pagka nakaganyan na siya, yun. Pagka ginanito mo naman, pagka papaganyan yung kabit, ayun o, kita din siya. So, pinalitan ko muna ng LED strip. Yan o, LED strip muna yung kinabit ko. Tapos dito, naka-wire tube, tapos yung socket. Dibali, kakabit ko na ngayon ito dun sa NMAX version 2 ko, no? Para makita natin kung ano yung magiging itsura niya pag kinabit na natin. Yan, dibali, nakabit na natin yung radiator cover natin na meron na rin setup under glow light. So, ngayon, bubuksan ko muna yung under glow ko, no? Para makita nyo. So, ito yung mix color. Yun, no? So, maganda rin siya, no? Pula yung ilalim, blue yung gilid, tapos yung kabila, pink. Yan. So, nagbungguan sila. Ngayon, yung kulay blue naman. Yun, no? So, ngayon, titestingin naman natin na patay yung flashlight ng cellphone ko. Yan. Ngayon, patay naman yung flashlight ng cellphone ko. Ito yung radiator cover natin, no? I-on ko na muna yung underglow lights ko. Yan. So, yung kulay blue muna. Yan, no? So, dito yung kulay blue pabuga, papunta dito. Yan. So, ngayon, yung mix color. Ayun, no? Ganda ng mixing niya. Kulay blue, kulay pink, tapos pula yung ilalim. Ganda ng pagka-mix color niya. Yan, di bali tapusin na natin itong video natin, no? Ride safe sa ating lahat. God bless!